Hello mga momshie, hello mga dadshie, and to everyone, welcome back to my channel. And for today's vlog po, isashare ko sa inyo yung isa sa mga natutunan ko din. Nito lang, actually ngayon lang, ay, hindi, kanina lang. Ayan, kung paano magtanggal ng hangin sa letter balloon or foil balloon. Dati, kaya gusto ko to i-share sa inyo. Dati kasi, bumili ako ng letter balloon ng anak ko dahil kagahapon po, August 8, ay birthday ng aking 5 years old na anak. So, ayan. At dati, 2 years old yata siya noon, bumili ako ng letter balloon sa complete name niya. Kaya lang, hindi ko alam kung paano siya i-flat or tanggalan ng hangin. So, ayun, hinayaan ko siya na nakadikit lang ng matagal. Siguro inabot din yun ng buwan hanggang sa nasira na siya. So, ayun, nasayang lang yung aking binili. Kaya nung 3 or 4 yata siya, I think 3 years old, itong aking anak na Sebastian, gumawa ako nitong DIY na name niya. Kasi nga, nisip ko kung bibili ako ulit ng letter balloon, masasayang lang. Kasi pala, ayun nga, hindi ko alam kung paano magtanggal ng hangin. O diba, baka meron din katulad ko na nanay na hindi naman sa kuripot. Pero parang ganun na rin. Kundi yung ano, practical lang, diba? Kasi sayang din naman kung paulit-ulit din kasing bibili tapos masasayang lang. So ayun, ituturo ko sa inyo kung paano mag tanggal ng hangin sa letter balloon or sa foil balloon. Ayun. So, konti lang naman kasi quarantine birthday and walang bisita. So, no need na magpabongga, diba? Pero, syempre, dahil mahal natin ang mga junakis natin, gagawa't gagawa tayo ng paraan para maging masaya din sila. So, ngayon, magtatanggal na ako ng mga decor, DIY decor na ginawa ko kahapon. At magtatanggal din ako ng hangin sa aking foil balloon na idinikit or ginawa. Kasi sayang din eh. Pa pwede niya pang magamit, diba? Kung okay pa naman siya until next year, so why not? Diba? So, ayan. Kaya kung katulad ko ikaw na momshie, na practical, diba? Gawin natin to. So, ayan. I-share ko sa inyo yung pagtanggal ng hangin. So, let's start! So, ito yung mga foil balloon na tatanggalin natin ng hangin. Ang kailangan mo lang is kumuha ka lang or maghanap ka lang ng straw. So, ito siya. Yung straw ng soft drinks. Ayan. So, mas maganda yung mas maliit kasi ito, medyo malaki itong bibig nitong straw na to. Kaya medyo, nung una, natinry ko siya, nahirapan ako and kinailangan ko pa siyang tupiin. Pero dahil ito lang yung available din na nandito sa bahay, kasi ginamit ko to sa alkansya ko. Hehe. So, ayan. Ito yung nakita ko dito sa bahay namin. Kaya, ito na rin yung ginamit ko. And, okay naman siya. So, nagamit ko naman siya. At, okay naman. Gumagana naman. Kaya, hindi na ako bumili. So, ayan. Hahanapin mo lang ito. Ayan, yung valve. So, yung butas niya. And, eto kasi medyo malaki yung straw ko. So, tinupi ko siya. At ang gagawin mo lang ay, ipapasok mo lang siya doon. Sa loob. So, ayan. Pasok lang natin siya sa loob. And, nung unang attempt ko na gawin ito. So, halos naka, ano lang yung straw. Nasa bungad lang. Which is, mali pala. Kailangan natin siyang i-push hanggang sa loob. So, ayan. Hanggang sa, kasi mahaba yung straw. So, i-push mo lang siya hanggang sa kaunti na lang yung matara. So, ayan. Kasi, mas mabilis siya. Mas mabilis yung lumabas yung hangin. Kasi, nung una, kala ko parang siguro dahil sa sobrang laki na tong aking straw.
or halos ka-size lang siya nitong valve nitong aking foil balloon ay hindi lumalabas. Pero ang kailangan lang palang gawin is ipasok mo lang or itulak mo lang talaga yung straw. Ayan siya. And pisilin mo na. So ayan. So hintay-hintay ka lang hanggang sa mag-flat na siya. So ayan. Hintayin mo lang siya. So ayan, makikita niyo nag-flat na siya. Hindi kagaya nung ayan, oh. So ayan. Mas mabilis lumabas yung hangin niya kapag nakapasok maigi yung straw. Kasi nga, yung unang attempt ko is nasa bungad lang yung straw. And akala ko, mali yung ginagawa ko. Ay, mali nga siya talaga. Kasi nga, konti lang yung nakapasok na straw. So, ayun, hindi siya halos nakakalabas yung hangin. So, dapat pala ganyan. Konti lang yung natira sa straw. And kapag konti na lang yung hangin, so grabe, naalala ko yung hinayaan ko lang masira na letter balloon ng Sebastian ko. Sayang din yun ah. Kasi kung paulit-ulit tayo bibili, sayang din pera. No? Ayan, so kung halos flat na siya, ang ginagawa ko para lang masimot or matanggal lahat ng hangin is tinutupi ko lang siya. Ayan. Para walang hangin na matera. Ayan. Na-share ko sa inyo kasi nung una, syunga-syunga rin ako dito eh. So, yung una nga na letter balloon ng anak ko, nasayang lang. So, sayang pera, diba? Eh, kung pwede pa namang gamitin or magamit. Kaya, sa susunod, pwede na akong bumili ng happy birthday para naman sa mga junakis ko. Kasi alam ko na paano siya palitin. Okay. So, ayan. Ganyan lang siya. Ganyan lang kadali. I hope may na-share din ako sa inyo. Kasi kagaya ko, kung kagaya ko kayo na mahilig mag-DIY at medyo practical na nanay, kasi sayang pera, diba? Kung paulit-ulit tayong bibili, kung pwede naman palang ganito, magagamit pa natin sa ibang okasyon. Lalo kung yung happy birthday letter balloon. Ako, bawat birthday, yun at yun. So, what, diba? At least, meron ka nakalagay na happy birthday. O, diba? Yun na importante. So, may effort ka, naglaan ka ng time, ang dami kong chika, pero yun lang talaga gusto kong i-share sa inyo. At, maraming salamat sa panonood sa aking video na to. I hope may na-share din ako sa inyo. So, ayan, okay na siya. Ayan, flat na siya. So, ayan. Pwede na natin tanggalin ang straw. So, ito yung pangalawa. And may tatanggalan pa ako. And ito naman yung number 5. Na letter balloon ng aking Janakis. So, thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo to, you can share this video. And pa-iwan na rin ng like. At pasuyo na rin subscribe sa aking channel para naman ganahan ako mag-post ng mag-post. Hehe. Thank you so much sa inyo, mga momshie, mga dadhies, and to everyone. God bless sa ating lahat and stay safe po. Thank you. Bye-bye.